So today po yung pag-uusapan natin, kapag hindi sumagot ang Diyos sa panalangin natin, when God doesn't answer. Sino rito ang nakaranas ka na madaming answered prayers? Come on, raise your hands. To be honest, hindi ko kayo nakikita, so magpakita, okay? Taas ang kamay ng mga nakaranas ng answered prayers. Amen. Okay. Sino rito ang yung totoo po? Okay, may mga unanswered prayers sa kabila ng mga answered prayers nila. Come on, raise your hands. So may mga unanswered prayers. So again, no? Okay? Praise God sa answered prayers. Ang dami ng topics na discuss about that. Papaano, ano bang susi to get the yes of God to our prayers. Ang dami-dami natin pinag-uusapan na ganyan. Pero malimit natin pinag-uusapan kapag humindi si Lord. Okay, and that's what we're gonna talk about this afternoon. I mean, how to deal with unanswered prayers. Now, let me build a foundation first, okay, before anything else. Okay, I want you to remember, I want you to put in your heart that God answers prayers. Okay? God answers prayers. Ang Diyos po ay sumasagot ng panalangin. Ang Diyos ay nakikinig. Sabi mo nga sa katabi mo yan, siya ay nakikinig. Okay? Sabi mo sa sarili mo, siya ay nakikinig. Okay? Yes, siya ay nakikinig. Pangalawa, siya ay may pakialam. He cares. Okay? Sabi mo sa katabi mo yan, he cares. May pakialam siya. Okay? At pangatlo, he is able. Kaya niya. Okay? So, he hears. He cares, he is able. Okay, every time that you come to the throne room of God, he hears, he cares, and he is able. And he wants all of us to pray. Gusto ng Diyos na anuman ang pinagdadaanan natin, ang unang option natin na dapat lapitan ay ang Panginoon. Okay, he wants all of us, okay, to pray. And to make prayer our first option, not our last option. Kasi madaming taong ganyan, no? Okay? Lumapit muna kung kani-kanino hanggang sa nung wala na, okay? Nanalangin na. Ayaw na Panginoon niya. Dapat una tayong lalapit sa Panginoon. Tama po ba? At sa Biblia po, sobrang daming answered prayers. Kaya gusto ni Lord, paglaban mo. Kasi sasagot siya. Amen. At ibibigay niya sa iyo yan. Si Hannah po na na-diagnose na nabaog. Hindi magkakaanak. And literally, no, they tried but walang bunga. Okay? She prayed. He would go to the temple. Okay? And sinagot ng Diyos ang panalangin niya. Miraculously binigyan siya ng Panginoon ng anak. Amen. Si Joshua po, sinakakilala kay Joshua. Joshua, when he prayed that the sun, okay, would stand still. Natatandaan niyo yun? Because palubog na, okay, and siya po ay nakikipaglaban pa, baka matalo sila. And so he prayed, let the sun stand still, okay, at tumigil po ang araw. Actually po, ang araw ba ay umaandar, okay? Hindi, ibig sabihin yung solar system po yung tumigil as response sa prayer ni Joshua. Grabe. So si Lord po ay sumasagot ng panalangin. Amen? Yung mga Christians po noong panahon ni Peter, noong siya po ay nakulong at talagang literally, okay, no escape, okay? Sinagot po ng Panginoon ang panalangin ng mga Christians kung saan nagpadala si Lord ng anghel sa prisoner. Okay, sa prison, I'm sorry. Kung saan, okay, nandoon si Peter at siya po ay nakalaya. So God answers prayers. At madaming pang kwento na si Lord ay sumasagot sa panalangin. Pero meron ding hindi niya sinagot. Hindi dahil hindi siya nakikinig. Hindi dahil hindi siya mabuti. Hindi dahil hindi niya kaya. Kaya ni Lord, mabuti siya, nakikinig siya. Nakikinig po ba kayo? Kaya niya! May pakialam siya! Nakikinig siya! But we don't control God. Because He knows what's best. He knows what He is doing. And sometimes, okay, yung greatest answer ni Lord is yung no niya. At yan po ang pag-uusapan po natin ngayong umaga po na ito. Amen. So let me share to you Apostle Paul. Ang dami-dami kwento ng unanswered prayer, pero kunin natin
si Apostle Paul kasi kung may isang tao na deserve ng answered prayer, amen, si Apostle Paul po yun. Amen. Sino nakakilala kay Apostle Paul? Why? Because Apostle Paul, okay, is the greatest apostle who ever lived. Okay, next to Jesus. Okay, this man is grabe, the greatest. Okay, he gave his life for the gospel. Alam po natin yan, tatlong kontinente kanyang na-influence. And sa Biblia po, he wrote more than half of the New Testament. Are you here? Okay, for 20 years, he traveled in ship just to proclaim the gospel to the Gentile world. At hindi lang yun, no? He healed the sick, he raised the dead, he was stoned for his faith. Okay, kung ikaw ay binato dahil sa iyong pananampalataya, definitely, may mga ilan dito, aayaw na. Pero si Paul po, hindi umayaw. Okay, and he still continued preaching the gospel. He was beaten with rod. He was whipped 5 different times. He was slashed in the back. He was put into prison over and over again. And lahat po yun para sa Panginoon. Lahat po yun para sa gospel. Ang dami po niyang prayers na sinagot. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang na-accomplish, meron siyang prayer na hindi sinagot. Pwede mo sabihin sa akin, grabe ka naman Lord, unfair. Binigay lahat ng tao sa'yo. Halos mamatay na para sa'yo. Ba't hindi mo sinagot ang panalangin? Amen. Si Lord hindi nag-exist as genie in our life. Si Lord hindi nag-exist, okay, para pamperin tayo. Para tayo ay what? Tayo ay, tawag dito, sino dito yung mga spoil? Para tayo ay spoilin. Okay? Si Lord ay hindi confined. Okay? Sa ating what? Pag-iisip. And He is more than that. And so yan pong pag-uusapan po natin. Let's read, okay, the chapter that we're gonna study this morning about Apostle Paul. Okay, kung saan hindi sinagot ang Panginoon ng kanyang panalangin. 2 Corinthians 12:7-10. Sin-excited. Tanong mo sa katabi mo, buhay ka pa ba? Amen. Sabi po rito, therefore, in order to keep me from being conceited, okay? Ibig sabihin, therefore, may naunang kwento. Mamaya kikwento ko po, no, nang mabilis lang. Okay, so therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Tatlong bagay po about panalangin ang madidiscover po natin sa text po na ito. Unang-una, nakita po natin sa ating binasa that ang totoong panalangin ay ito. True prayer isn't about getting our wants, but often it is surrendering our will. Ang prayer po ay hindi yung makuha natin ang gusto natin. Okay? Ang prayer ay hindi yung mapasunod natin si Lord sa gusto natin, pero yung sumunod tayo sa gusto ng Panginoon. Naalala ko po si Jesus when He prayed before He is about to die. Okay, sabi niya, Father, if You're willing, take this cup away from me. Lord, kung willing ka, huwag ko na itong pagdaanan. Kung willing ka, hindi ko na sana ito, di ba, mapagdaanan o maranasan. Okay? Ang mamatay sa krus, kung willing ka. Okay? Pero kung hindi, hindi akong masusunod, ikaw ang masusunod. Di ba, ang gandang attitude that si Jesus Christ pwede niyang, di ba, manduhin ng Panginoon. Lord, wag na lang. God, wag na lang. Pero sabi niya, Lord, not my will, but Yours be done. Again and again and again, nakikinig si Lord, may pakialam siya at kaya niya. Password para gumalaw si Lord is yung panalangin mo. Hindi mo nararanasan kasi hindi ka na nanalangin.
Okay? So, password dyan para gumalaw si Lord, manalangin ka. Nakikinig siya, may pakialam siya, at kaya niya. But minsan, ang sagot niya, hindi. With a purpose. Minsan, ang sagot niya, hindi. Dahil mas alam niya ang nakakabuti para sa'yo. And sa case po ni Apostle Paul, okay, sabi niya, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. So Satan brought something to the life of Apostle Paul. Okay? At inalaw ni God yun. Okay? Inalaw ni God yun. Okay. So inalaw ni Lord. Bakit? May purpose. Sabi mo ka sa akin, may purpose. Sa case ni Apostle Paul, ang purpose is para hindi siya yumabang. Okay? Hindi ko alam kung anong purpose ni Lord, but inalaw niya yan. Yung parte sa buhay mo, na hello, lahat okay na eh. Lahat maganda, pero ba't itong part na ito, Lord, sana perfect na. Sana yung score 100, over 100, pero Lord naman, ba't 95 over 100 lang? Kompletuhin mo na, pero sabi ni Lord, hindi, no. I have a purpose. Amen. Sa case ni Paul, may reason. Fast forward, sabi niya, para hindi ako magmayabang. And tingnan po natin yung buong context, no? Sige, labas lang natin yung text. In verse 1, okay, bakit sinabi ni Apostle Paul yan is because, sige po, 2 Corinthians 12:1, labas po natin. Okay, so because si Paul po dito, ang context, ay siya yung nagmamayabang ng kanyang mga accomplishments. Okay, and pinagpatuloy niya, o sige, may ipagmamayabang ako patungkol sa visions, sa revelations. Okay? Nandireveal sa akin ng Panginoon. Sabi niya, I must go on boasting although there is nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. Next slide, please. Sabi niya, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven, whether it was in the body or out of the body, I do not know, God knows. Next. Okay, and I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows. Next slide. Okay, was caught up to paradise. He was talking about himself. Grabe. Si Paul, he was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one was permitted to tell. So, ang point dito is this, Paul was saying that I was caught up to third heaven. I saw the paradise. And I heard secret things from God. Yung iba nire-reveal ko sa inyo. Kaya pala 2/3 ng Biblia nasulat niya. Grabe. Parang may hugot. Amen. May hugot si Paul. Kasi naintindihan niya. Pero sabi ni Paul, may mga nire-reveal pa sa akin si Lord na hindi ako permitted na sabihin sa inyo. Ibig sabihin, sa lahat ng mamamayan ng universe, pinili si Paul at ni-reveal ni Lord sa kanya itong mga bagay na ito para ipaliwanag sa atin at yung iba kay sa kanya lang. May kausap ba ako? Okay? So, wow! As in, amazing revelation. As in, amazing. Okay? Madami po siyang alam. Okay? Na hindi natin alam. Nasaan na si Paul ngayon? Sayang, hindi natin ma-interview. But grabe ang kanyang revelation, okay? Grabe ang mga visions na pinakita ng Panginoon sa kanya. But, that's not my point. To keep him from being conceited, God allowed Paul to have thorn in the flesh. Ang tawag po niya is thorn in the flesh. Sabi mo nga, thorn in the flesh. Yes, may mga paghihirap, may mga pinagdadaanan, okay, na kaya. Pero may isang bagay na nilagay ang Diyos sa kanya na sandali, parang hindi niya kaya. Thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano yon. Sabi ng scholars, headache. May ilan naman ang sabi, malaria, ang ilan, recurring epilepsy, or eyesight problems. We don't know. Hindi natin alam. Okay? But he was tormented. Perfect na. Okay, kaya ko lahat eh. Okay, but Lord, ito, ang hirap. But God allowed it for a purpose. Question, do you have a thorn in the flesh in your life?
Amen. Amen. Hindi ko alam kung tao yan. Na Lord, okay na sana lahat eh, pero may tinik ako ng tao na to eh. Amen. Bakit ko ba ito napangasawaan? Ba't ang mga anak ko perfect na sana, pero ba't mga tinik yan? Di ko alam. Okay, or an issue, no? A circumstance that you can't change, or a health issue. Okay, a health issue na may mga bagay na pinagaling, may mga sakit na pinagaling si Lord sa buhay mo, pero ito, sandali, parang bakit hindi niya inaalis? Ba't hindi niya pinapagaling? I don't know. And you would pray. Listen to me. You would pray, Lord, please, please, please. Sagutin mo po ito. Ba't hindi masagot ni Lord? Ayaw niyang, hindi niya nasasagot. Hindi dahil hindi siya nakikinig, but yun ang sagot niya. Hindi. Are you here? Amen. Now remember, prayer isn't just getting our way, but sometimes surrendering our will to His will. Lord, kahit na, sana sagutin mo. Pero kung hindi, sige Lord, I'm choosing to trust You. Lord, sana. Alam mo, may mga prayers tayo na, alam mo yun, na nagtataka tayo, ito. Lord, ba't ito sinagot mo, tapos ito hindi? Sino rito yan? Yung may mga ganyang kang parang, Lord, nung nag-pray ako na yung erko namin, sana bumalik ulit, okay, magpalamig ulit, okay, gumana ulit. Nag-pray ako in Jesus' name. Gumana ka, gumana. Pero Lord, ba't ito, na pinag-pray ko yung kapatid ko, mabuhay? Bakit hindi mo ginawa? Parang labo. Yung aircon, Lord, sige, wag mo na lang palamigin. Ito na lang, buhayin mo. Pero ba't yun yung sinagot mo? Ito hindi mo sinagot. Lord, ang labo. Are you here? Di ko maintindihan. But siguro ang panalangin is yung, sige Lord, let Your will be done. And sometimes gusto ng Panginoon, lakihan natin ang perspective natin patungkol sa Diyos, patungkol sa panalangin. Because God is not a genie. He does not exist, amen, to answer okay, your prayers like a genie. Okay, si Lord ay may plano. Si Lord ay may control ng lahat. And He knows what's best for us. Lord, tulungan mo kami na mag-mature. Tulungan mo kami na mag-grow. Na hindi lahat ng gusto namin makukuha namin. Dahil sa dulo ng buhay namin, re-realize namin na yung gusto pala namin ay hindi mo gusto para sa amin. At yung hindi namin gusto, pambihira, okay, na gusto mo, yung pala talaga ang makakabuti sa amin. So prayer is surrendering. Second is this. I'm so excited. Sin-excited. And second is praying reminds us that God is in control. Ang prayer ay hindi yung Lord, ako ang may control. Kapag nananalangin tayo, hindi ibig sabihin nun na ako na ang may control. Kapag nananalangin tayo, Lord, ikaw ang may control. Nire-remind tayo, okay, na ang kausap natin ay may control ng lahat. And so pinatuloy po ni Apostle Paul in verse 8, sabi dyan, 3 times I pleaded. 3 beses ako ay nanalangin ng may buong pananampalataya. Sabi niya, Lord, take it away from me 3 times. Kapag sinabi mo 3 times, hindi ibig sabihin ng breakfast, nag-pray si Paul. Lunch, nag-pray si Paul. Dinner, nag-pray si Paul. Tapos hindi sinagot ni Lord. Hindi po ganon. Pag sinabi mo pong 3 times, it's 3 intentional seasons of focusing, okay, His effort in praying and fasting for that particular issue. Okay, for that particular circumstance. May kausap ba ako? As in, talagang literally, when sino rito naranasan? Kami naranasan namin yan nung aaming bunso, okay, at that time, no, ay 50-50 ang buhay. Amen. And we called for a prayer and fasting. Literally,
As in, we ask for people to pray with us, and let's pray and fast, and let's believe for his, for her life to be recovered. And may mga times tayo na ganyan, tama po ba? Na talagang literally, talagang intentional na pinagpipray mo, Lord, please save the marriage of my parents. And I'm believing you for this, God. Hindi ito 90% faith, 100% faith, Lord God. Magpa-fasting ako. At naniniwala ako that kaya mong gumalaw dito. Lord, please hold my marriage, okay, my parents' marriage together. And literally, intentional prayer. May kausap ba ako dyan? Amen. Or, Lord, please take away this pain. Or, Lord, please siya na lang. Please, God, gusto ko na siya. Siya na ang ibigay mo. Okay naman siya eh. Bagay kami, Christian naman eh. As in talaga, literally, you dedicated your effort, your faith, and you know, yeah. I mean, even you fasted for it, and you're really believing that God can. Yeah. Amen. Yeah. Lord, Lord, ibigay mo na sa akin ito. Hindi ako rito, parang ano, yung para akong spoiled brat, na ibigay mo sa akin yan, alam ko. Okay, sa aking human mind, na pwede mo yan sa akin ibigay. Nakita ko sa iba, binigay mo eh. Sa akin, maibibigay mo din. Lord, this is not for my sake only, but this is for the people around me. Lord, naniniwala ako that you can do this, God. Amen. And I'm believing God. Parang Hannah moment kung saan aakyat siya saan. Kaysa sa temple, and she would really cry and pray. It's like this. I know you can do this, God. Come on, Lord. Come on. Come on, Lord. Amen. But ano pong sagot ni God? 2 Corinthians 12:9. But He said to me, yan na, sumagot na. Kaya sabi ko sa inyo, sumasagot si Lord. Sabi ko sa inyo, nakikinig si Lord. Amen. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. God, please do this. God, please give this to me. God, please. God, please. And God says, no. Yung unang prayer mo, okay, sa'yo na yan. First prayer, check, sa'yo na yan. Second prayer, okay, check, sa'yo na yan. Third, okay, sa'yo na yan. Fourth, sure, sa'yo na yan. Fifth, okay, say yan. Six, no, not that one. Not that one. Lord, sana kinumpleto mo na. No, six, not that one. Seven, okay, sayo na rin. Eight, okay, sure. Nine, okay, no problem. 10, that's yours. 11, sure. 12, okay na rin. But yung six, no. Not on that one. Listen to me. Not on that one. Lord, bakit? Because my grace is going to be enough for you. May time sa buhay mo, anak, kaya na hindi yes ko ang kailangan mo. May time sa buhay mo, anak, na ang grace ko ang kailangan mo. Grace ko ang kailangan mo. And when I studied this, sabi ko, Lord, ano ibig sabihin ng grace? Alam natin that grace is charis. Okay? Yan ang ginamit po sa text na ito, the unmerited favor of God. And when we say grace, ang akala natin, it's for the forgiveness of our sins lang. But nung pinag-aaralan ko, pambihira, grabe, grace is bigger than that. Grace is much more than forgiveness of our sins. As a matter of fact, may isang scholar na dinefine po ang charis, ang grace. At ito po ang sabi niya, listen to me, ang sabi po niya, grace is this, sabi ng isang scholar, charis, the unmerited favor of God is, God freely extends Himself, leaning and reaching to us because He is disposed to bless and be near to us. Ulitin ko ulit, God freely extends Himself, leaning and reaching to us because He is disposed to bless and be near
to us. Ibig sabihin, grace is the leaning in of God in your life. Grace daw yung sumasandal ang Diyos sa'yo. Na sinasabi niya, anak, sumasandal ako sa'yo, andito ako para sa'yo. Nire-reach out ko ang sarili ko, nagre-reach out ako sa'yo. At gusto ko i-reveal ang sarili ko sa'yo. That's grace. And we tend to say, Lord, itong gusto ko. Lord, please, bigay mo sa akin ang gusto ko. Itong gusto ko, Lord. Sagutin mo itong panalangin ko at sabi ng Panginoon, nak, hindi yan ang kailangan mo. Ako ang kailangan mo. Hindi yan ang kailangan mo. Ako ang kailangan mo. I am enough. I am sufficient. Yung grace ko sa sitwasyon na ito, yung 1, 2, 3, 4, 5, sa'yo na yan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sure. Yung 6, nak, grace ko ang kailangan mo. My grace is what you need. You know, listen to me. Grace is something hard to explain. Sobrang hirap po i-explain. Kahit ako po, nahihirapan po akong explain sa inyo. Why? Because you just have to experience it. Kaya may mga tao na lalapit sa inyo, ang sasabihin sa inyo, pambihira ka. Believe ako sa'yo. Paano mo nakaya yan? Grabe ang tapang mo. Paano after all this, diba, trials, bakit nakatayo ka pa rin? At ang sagot mo, hindi ko alam. Grace? Oo nga, no? Siguro kung ako yan, hindi ko na kaya. Nag-collapse na ako. Ah, oo nga, no? Ba't ko na kaya? Ba't ako nakatayo? Grace! Special grace ni Lord! Para mas maintindihan ninyo, sino rito may mga nanay? Lahat po tayo. Amen. And minsan, no, ako po ganyan, minsan sa buhay ko, I would shout, okay, and sabihin ko, Ma, help! Ah, ang sakit! May sasakit na parte sa katawan ko. Amen. And so, lalapit sa akin nanay ko, ano nangyari, anak? Ma, ang sakit, ang sakit. Hindi ko alam, sino naranasan mo yan? Sumakit ngipin mo? Sumakit tiyan mo? Amen. Parang alam mo yun, parang ang sakit. And okay, sige, painom kita ng mainit na tubig. Okay. Ma, masakit pa rin. Ito gamot. Masakit pa rin. Halika, sugod na kita sa ospital. Ma, hindi ko kaya. Ang sakit. So, ikaw, nagpa-check up na. Sabi ng doktor ito, hindi pa rin gumaling. Okay, pinainom ka na ng kung ano-ano mga gamot. Pero, ma, masakit pa rin. At sabi ng nanay mo sa'yo, ganun, masakit pa rin. Ano bang gagawin ko? Anak, hindi ko na alam gagawin ko. Ginawa ko na lahat. Pero gusto ko sabihin sa'yo, nandito lang ako. Tapos niyakap ka ng nanay mo. At sabi ng nanay mo sa'yo, mahal kita. Nandito lang ako. Yun ang grace. Anak, alam ko masakit. Anak, alam ko na hindi madali. Pwede kong tanggalin makapangyarihan ako. Pero anak, hindi ko gagawin. Kasi gusto kong maranasan mo ang pagsandal ko. Gusto ko maranasan mo ang grasya ko. Gusto ko maranasan mo ang pag-ibig ko. Gusto ko maranasan mo, maintindihan mo na kaya kitang samahan at kaya mo mapagtagumpayan yan. Sufficient ako. You know, may moment sa buhay natin na alam ng Diyos ang kailangan mo, hindi ref. Na alam ni Lord ang kailangan mo, hindi yung maging tahimik yung asawa mo. May moment sa alam ni Lord na ang kailangan mo, kamay niya, yakap niya. At may moment sa alam niya na ang kailangan mo, is maramdaman mo na nandyan siya, yumayakap siya sa iyo, at sasamahan ka niya, kaya mapagtatagumpayan mo. Amen. Kaya alam mo, ngayon naiintindihan ko na minsan, kaya pala, di sinasagot ni Lord ng panalangin natin, para maging close tayo sa Kanya. Para maranasan natin ang pag-ibig niya.
para maranasan natin, okay, yung grasya niya, yung lakas niya. Kasi may mga times, alam mo, may mga times na hindi natin siya mararamdaman kapag tatawanan. Kaya nga po sabi ni Solomon, it's better to go to a house of mourning than to a house of feasting. Mas maganda na, di ba, na sa nag-iiyakan kaysa sa nagtatawanan, kasi doon mararamdaman mo yung comfort ng Panginoon. Kakayanin mo, listen to me po, hindi ko po isinasantabi yung mga masasakit na nangyari sa inyong mga buhay. Ako po minsan, nagtatanong ako, Lord, why? Why? Why not answer? Why? Sorry, pero parang sa aking human mind, parang unfair. Bakit ito oo, ito hindi? Lord, bakit? Bakit, Lord? Na hindi mo maintindihan, pero kailangan ko siyang gawin. Kasi importante na maranasan mo ako. Kasi dito ako magpapakilala sa'yo. At dito masasabi na pambihira, sinamahan ako ng Diyos. Amen. Just 2 weeks ago, okay, is my Tita Cora here? Si Tita Cora? Is Tita Cora here? Amen. And two weeks ago, my cousin died. Okay. Actually, kahapon na naman, meron na naman pong namatay na member sa church, sa Life Giver Manila, 16 years old. And anyway, I want to share what happened to Happy. And Happy is a beautiful lady. Beautiful. And alam mo na pag tinitignan mo ang kanyang mukha, kanyang ability, napakaganda ng kanyang future. And 2 weeks ago, my sister called me, "Te, wala na si Happy." Sinong Happy? Yung pinsan natin. Okay. And so, what happened was, so talagang, okay, umuwi. Ako, lahat kami malungkot. And binatumawag sa akin yung kapatid ko si Lovely. 7 p.m. So nalaman ko na nawala na mga 3 p.m. Okay. So, 7 p.m., 1 p.m. pa daw wala na. And so, pag-uwi ko, 7, malungkot ka, and all. Tumawag sa akin yung kapatid ko. Sabi niya, "Ate, hindi pa daw na-embalsa mo." So, anong point mo? Yeah. Yung dating gawi. Yeah. Bakit hindi ka pumunta doon? Diba, ate, ikaw ang frontliner? Yeah. Mga pag mga patay, ako po ang kanilang pinapapunta. Kasi nakailang, sorry po, nakailang ano na po ako na, ako talaga, ayan nga, frontliner, ate, okay, fine, okay. And so, out of compassion, I went there. And sabi ko, "Lord, malay mo, baka buhayin mo. Wala namang mawawala." Yung aircon nga, pinag-pray ko, biglang, di ba? And so, I went there and with my team, and I saw the pain sa mama ni Happy, sa boyfriend niya, and everyone. Of course, ako din, nakamag-anak. And pumasok po ako, and nakabalot po siya ng puting tela. And nung aking pong hinawakan, sobrang lamig. Sabi ko, "Lord, ba't ako nandito? Ba't ako nandito, Lord?" And anyway, I started to pray. And the bad news is, nothing happened. Sabi ko, "Lord, bakit? Ang dami kong prayers na sinagot mo. Bakit? 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 At bakit siya namatay? Bakit? Bakit? Bakit?" Anak, maintindihan nyo. But as of this moment, my grace will be sufficient for you. Amen. Sabi niya, pag-uwi ko, "Lord, para akong nadidepress." Sabi niya, sabi sa akin ng Panginoon, "Nak, that's good for your soul. That's good for your soul. Moments like that are good for your soul." Why? Because moments like that, okay, doon mo nararanasan, doon mo nararamdaman ang pag-ibig mo, at doon ka natatakot sa buhay. Diyan ka nagmamature. Amen. Number 3, pagpatuloy ko po.
Number one, prayer is not getting what we want. It's surrendering our will to the Lord. Second, it's reminding ourselves that God is in control. Number three, prayer is not just asking, but trusting. Hindi lang humingi ka, but yung nagtitiwala ka. Listen to me, don't you ever not believe in the power of prayer. Please, pray! But there would be times when God will say no. Tingnan niyo po ang response ni Apostle Paul. Sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. And so sabi niya, okay, yung grace ni Lord, sabi niya, sufficient for me. Hindi niya tatanggalin yung thorn kasi magiging sufficient yung grace. Enough yung grace, mapagtatagumpayan ko. Okay? And fast forward, sabi niya, alam niyo, kaya kung may ipagmamalaki ako, yung thorn in the flesh. Kung may ipagmamalaki ako, yung weakness ko. Kung may ipagmamalaki ako, yung pain na naranasan ko. Kung may ipagmamalaki ako, yung persecution. Kung may ipagmamalaki ako, yung unanswered prayer. Yung hardship, yung difficulty. Why? Sabi niya, for when I am weak, then I am strong. May nabasa po ako na kwento po, no? And again, hindi ko din discredit, no, yung ating nararanasan lahat, but meron pong isang babae po na few years back, namatay po ang kanyang kapatid na mahal na mahal. 30 years old, I think. Okay, namatay po sa isang sakit na sila rin ay nagulat. Nanay, tatay, buong pamilya po was devastated. Hindi lang sila umiyak, pero talagang parang tumaob yung kanilang buhay sa pagmamatay ng kanilang mahal sa buhay. And after that, no, after the death, okay, of course, no, they moved on. Nga pala ha, sabi nila, time heals. Tama po ba? I beg to disagree. Because time with God heals. Amen. If you want to recover, recover with God. Because God will heal you. Ano pong nangyari sa family, dun sa babae, okay, they, diba, invited God, your grace will be sufficient. And you know what happened was, okay, na-interview po siya, at sabi niya, ito pong sagot niya, sabi niya, grabe, sabi niya, I've never seen more good that came out of death. First time ako nakakita na dahil sa isang kamatayan, ang daming blessing, nakita namin yung goodness ni Lord. Ang dami magagandang bagay yung nangyari. And so, tanong sa kanya na nag-interview sa kanya, sabi niya, okay, so madaming magandang nangyari. Yes, it's unexplainable. Yung morning, pinalitan ni Lord ng joy and sobrang daming magagandang nangyari. That, di ba, out of that death. And so, ang tanong sa kanya, okay, may tanong ako, kung ikaw pa pipiliin, yung kuya mo namatay o itong mga blessings pagkatapos, anong pipiliin mo? You know what ang sagot ng babae? Mahal ko yung kapatid ko. At alam ng Diyos kung gaano kasakit nung nawala siya. Pero sa totoo lang, ang pipiliin ko yung plano ni Lord. At ito yung plano niya. It's like, sabi niya, the very worst nightmare of my life, I wouldn't change, I wouldn't trade when I saw God's goodness out of it. At yan pong naranasan ni Apostle Paul. Pwede siyang in-interview din na, Paul, kung ikaw papipiliin, thorn in the flesh, or kung sino ka ngayon, sabi ni Paul, I delight in insults. I delight in difficulties. I delight in persecution.
Ang pinagmamalaki ko yung weakness ko, yung kahinaan ko, yung nasaktan ako, yung umiyak ako, yung nahihirapan ako. Sabi niya, hindi ko yung pagpapalit. Yun yung context nun. Kasi kung saan ako mahina, doon ko naranasan yung kapangyarihan at lakas ng Diyos. I delight in hardships. I delight in pain. Why? Because it kept me from being conceited. Kung hindi dahil doon, ang yabang-yabang ko na ngayon. I delight in difficulties, in hardships. Why? Because it made me the person I am now. I delight in difficulties. I delight in insult. Why? Kasi ako si Paul, hindi dahil sa accomplishment. Ako si Paul dahil sa mga sakit. Ayaw ko lang ng saya, ang babaw ko naman. Di ako lalago sa saya lang. Di ako lalago sa tawanan. I delight in insults. I delight in persecutions. I delight in hardships and pain. Why? Because it built an intimacy with God that I wouldn't have kung hindi ko naranasan yon. Dahil sa pain, dahil sa thorn in the flesh, I experienced the leaning in of God. I experienced the comfort of God. I experienced the presence of God. I experienced the love of God. Hindi ko yun pagpapalit. Ngayon, kaya ko i-preach sa inyo kung sino ang Diyos. Hindi theory lang, naranasan ko siya. If you want me to choose, I'm so sorry, I'm gonna choose pain. I'm gonna choose my weakness. I delight in insults, persecutions, hardships, and pain. Why? Because it made me experience God's grace and strength. Paul looked back and he's smiling. Greatest nightmare. Sakit. Hindi ko maintindihan. Parang babaw para hindi sagutin. But Paul is smiling. And then sabi niya, God used it for my good. And I can testify that even though life isn't good, He is good. At hindi ko yun pagpapalit. Amen. God used the pain. God used the pain for me not to be conceited. Hinahumble ako ni Lord. Alam mo, minsan, mayabang tayo eh. Kaya inaalaw ni Lord na umiyak ka para hindi ka magmayabang sa buhay. Kasi minsan, ang yabang na natin. God used it for me to be close to Him. Yung na-experience ko na, Nak, masakit to. Nak, baka akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo ha. Okay, brace yourself. I'm gonna be with you. Lalakad tayo. Kahit mahirap. Grace ko. So, Lord, kaya ko ba? No. Kaya mo. Lord, are you sure? Parang hindi ko kaya. Hindi, kaya mo. My grace is going to be sufficient. Lord, baka manghina ako. Sobrang hina ako na. No. My power will be made perfect in your weakness. Pupunuin ko ng lakas ko yung kahinaan mo at huwag mong memenusin ang lakas ko. Huwag mong memenusin ang grasya ko. Anak, maganda yan. That's good for your soul. The pain are good for your soul. That's good for your soul. But hindi kita iiwan, sasamahan kita. Yayakapin kita. Dadamayan kita. I will be here for you. That's grace. And it is sufficient. If you think that a quiet wife is what you need, no, God is what you need. If you think, okay, having all that you need is what you need. Lord, I need refrigerator. Lord, I need, okay, this, I need that. Dapat ang ref ko palaging puno. Sabi ni Lord, nak, mabuti ako, pupuniin ko yan, pero that's not what you need. I am what you need.
Amen. Of course, we will continue asking, but we will not just ask, but we will trust in God who is in control. Amen. I tell you, kakayanin mo. Again, praise yourself because there would be so many answered prayers. Makukuha mo sa prayer, ha? But I want to deal kay dyan sa isang bagay na kinakatampo mo kay Lord na please na tumigil ka na magtampo. Tumigil ka na magtampo. Ayaw ni Lord maging spoiled brat ka. At ang dami na nating napoproduce sa spoiled brats. Na porke hindi sinagot ni Lord, ayoko na kay Lord. Hindi po genie si Lord. May plano siya sa'yo. May forming siyang ginagawa sa'yo. He wants to mature. That's why sabi po ng James, consider it pure joy. My brothers, when you face hardships and trials of many kinds, why? For it will strengthen you. It will mature you. It will make you somebody like Jesus Christ. Amen. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Lord.